Ang magandang balita ayon kay Marcos, ika-apat na kabanata. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya. Makinig kayo! May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May tigta-30, tiga-60 at tig-iisandaan. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos, at napatawad sila. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusik dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos, at namumunga ng masagana. May tigta-30, may tig-60 at may tig-iisandaan. Nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Sinabi niya, sinisindihan ba ang ilawan upang itago sa ilalim ng takalan? O kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba't kapag nasindihan na ay inilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Makinig ang may pandinig. Idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo at higit pa roon. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay maitutulad
sa isang taong naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay. Pagkatapos, nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasi, sapagkat panahon na para ito'y anihin. Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim, ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. Ipinangaral ni Jesus sa mga tao ang mensahe sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad ng mga ito, hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Tuwing nangangaral siya sa kanila, ay gumagamit siya ng talinghaga. Ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila-sila na lamang. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumuwid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. "Tigil!" At sinabi sa lawa, "Tumahimik ka!" Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Please subscribe. Because the blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.